Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. And our today's precept in which we need to agree, believe, claim, and declare as what I repeatedly say, hindi po sapat na ang salita ng Diyos ay atin lamang binabasa o atin lamang pinag-aaralan o atin lamang pinapakinggan. Kailangan po natin itong sangayunan ng buong puso, sampalatayanan ng buong puso, angkinin ng buong puso at ideklara ng buong puso nang magkagayon ito po ay maging makapangyarihan at magkaroon po ng katuparan sa ating mga buhay. Brethren in Christ, let us read here in Matthew 7:7, Tagalog ang Biblia. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. And in Amplified Version, Matthew 7:7, keep on asking and it will be given you. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking reverently and the door will be opened to you. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pong pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know na ang author ng Gospel according to Matthew is no other than Apostle Matthew himself. And it was written to the Jews, brethren in Christ. Ito ay para sa mga Hudyo na ang wika ng ating Panginoon. Remember that this is very utterance ng ating Panginoon Kristo nang sabi ng Panginoon, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Mga kapatid, what assurance we have in our Lord Jesus Christ na kapag tayo ay humingi, mga kapatid, ay tayo'y bibigyan. Hindi po sinabi ng ating Panginoon Kristo, magsihingi kayo at baka kayo'y bibigyan. Mga kapatid, ito po ay declarative system, sentence at ito po mga kapatid ay assurance sa bawat isa sa atin na mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya. At dagdag pa nga ng ating Panginoong Kristo, magsihanap kayo at kayo'y mga kakasumpong at magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Again, what assurance we have in our Lord Jesus Christ every time that we come to Him in prayer. Kaya lang mga kapatid, ating pong pansinin na ang sabi po ng Amplified kanina, keep on asking. Kaya po pala ito ang mga natutunan ng mga alagad ng ating Panginoon Jesucristo dahil ang turo ni Apostle Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Tesalonica, pray without ceasing. At maging ang ating Panginoong Kristo, He encourages His disciples, mga kapatid, na magsipanalangin lagi so that they may not fall into temptation. Kaya mga kapatid, napakahalaga po ang consistent na pananalangin, constant na pananalangin, steadfast na pananalangin, yung tuloy-tuloy na pananalangin. Isang gusto ko na placards, mga kapatid, yung inacronym ang salitang PUSH, P-U-S-H, Brethren in Christ, na ang P stand, sabi niya, pray, and U naman stand until, S stands naman for something, and then H stands for happen. Kumbaga, kung ating pong isasum up, mga kapatid, pray until something happen. Yun po ang acronym ng salitang PUSH. Kaya tayo din po mga kapatid, we will never stop until something happen sa ating mga hinihingi sa Diyos, sa ating mga pinag-pray sa Panginoon dahil ang iba ay hindi po ganun sila ka-constant sa panalangin. Hindi sila ganun ka-persistent sa panalangin. Kaya mga kapatid, napakahalaga ho na maunawaan po natin, we will pray and pray and pray until something happen, brethren in Christ. And our today's perception entitled, The Assurance of Constant Prayer. Again, mga kapatid, let us be consistent in prayer. Never stop praying to God
lalo na kapag tayo ay mayroong hinihingi. Nalaala ko, mga kapatid, ang parable ng isang wicked na judge doon sa babaeng balo, mga kapatid, na sa kakukulit ng kakukulit ng kakukulit ng babaeng balo, kahit masama ang judge, ito po ay pinagbigyan, mga kapatid. Lalo na ang ating Diyos ay hindi masama. Siya po ay Diyos na mabuti, na kapag tayo, mga kapatid, ay makulit sa pananalangin, or we could say tayo ay constant sa pananalangin. We do not stop, we never stop until something happen sa ating hinihingi. Naniniwala ako 100% ipagkakaloob sa atin ng Panginoon, regardless kung anong ating hinihingi, mga kapatid, because our God naman is able to do exceedingly, abundantly above all that we could ask or think. Ano man ang ating hinihingi, God can do beyond that, brethren in Christ. Kaya name it in prayer and He will give you it in prayer, brethren in Christ. Kaya we have that assurance every time that we come to the throne of grace, every time that we come to the throne of His mercy, brethren in Christ. Kaya again, mga kapatid, hindi tayo binigyan na kahit kaunting pag-aalinlangan sa mga salita ng Panginoon, because He gave us the full assurance that every time we come to Him in prayer, tayo ay tatanggap sa Panginoon. In our today's preaching, we are going to acronym the word assurance, A-S-S-U-R-A-N-C-E, brethren in Christ. At ito naman po ay sangkap ng panalangin, mga kapatid. Kaya again, let us be constant and be consistent and be steadfast in these things, brethren in Christ. First point, keep on adoring God in prayer. Napakahalaga ho na umpisahan natin ang ating panalangin sa pagsamba sa Diyos, sa pagpupuri sa Diyos, sa pagpapasalamat sa Diyos. Kaya maging ang mga alagad, when they ask Jesus and to teach them to pray, ano ang sabi ng Panginoon? Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done here on earth as it is in heaven. So Jesus Christ taught them to pray and starting, mga kapatid, sa pagsamba, pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon. Kaya tayo ay hindi tayo titigil, hindi tayo, mga kapatid, sasabihin natin magsasawa at hindi tayo mapapagod sa pagpapasalamat, sa pagsamba, sa pagpupuri sa ating Panginoon. Second point, keep on seeking God in prayer. Mga kapatid, remember na sabi ko nga, ang pananalangin is like to a radio, brethren in Christ, na para masagap ang clear nito na sabihin natin signal, ay kailangan natin i-tune ng tama. Kaya tayo, mga kapatid, every time that we come to God in prayer, seek God. Huwag po muna agad na nanalangin. Yung nararamdaman mo ang kanyang presensya, nararamdaman mo ang kanyang anointing, nararamdaman mo ang kanyang espiritu, mga kapatid, i-tune in muna natin ang ating mga puso. I-tune in muna natin ang ating mga isipan, because yan po ay pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya what I'm pointing out here, brethren in Christ, in seeking God, hindi naman ibig sabihin na wala ang Diyos, kundi ating munang maramdaman, ating munang maranasan, ating munang maengkwentro ang Panginoon before asking God. Kasi yung iba para bang namimigla sa Diyos na pakapikit ng mata, hingi agad. Hindi ho. Walang pagkakaiba yan sa paghingi natin sa magulang, na bago tayo humingi, lalambingin muna natin siya, mga kapatid, at lalambingin, saka tayo hihingi sa ating pangangailangan. Kaya mga kapatid, seek God in prayer. And third point, keep on supplicating before God in prayer. Marami tayong mga ipinapanalangin.
We are praying for our family. We are praying for our loved ones. We are praying for our relatives. We are praying for our government. We're praying for our, could say, friends, neighbors, so on and so forth. We have a lot of prayers, brethren in Christ. Pagka sinasabing supplication, mga kapatid, ay ito po ay ating pong binibisich ang Panginoon, ating ipinamamagitan sila sa Panginoon, because alam naman po natin na the prayer of righteous men prevaileth much. At kung may pakikinggan ang Diyos na panalangin, ito ay panalangin ng mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya. Kaya tayo, mga kapatid, ang may responsibilidad na ipamagitan natin ang ating bayan, ang ating gobyerno, at lahat ng tao na hindi pa kumikilala sa Diyos. Kaya let us supplicate that may God have mercy on them, magkaroon ng biyaya ang Diyos sa kanila, ingatan sila ng ating Panginoon, pagpalain sila ng ating Panginoon. And fourth point, brethren in Christ, keep on unleashing God in prayer. Why I use the word unleashing, brethren in Christ, or unleashing? Dahil i-unleash natin ang Diyos. Hayaan natin ang Diyos ang kumilos sa sitwasyon ng bawat isa sa atin, sa mga hamon na kinakaharap natin sa buhay, o sabihin natin, mga kapatid, battle na mayroon tayo sa ating buhay. Let Him fight for us. Hayaan natin ang Diyos ang makipaglaban para sa atin, and let Him give us the victory, brethren in Christ. Kaya nga, sabi nga ng 1 Peter 5:7, trust all your cares on Him, for He cares for you. Kaya ipagkatiwala natin ang lahat ng ating kabalisahan, lahat ng ating kahilingan, lahat ng ating pangangailangan, lahat ng ating mga worries, ipagkatiwala natin sa Diyos yan, mga kapatid, and let Him do it for us, brethren in Christ. Hayaan po natin ang Diyos, because He knows what to do sa problema natin. He knows what to do sa circumstance, should I say, na mayroon po tayo. And He knows what to do, brethren in Christ, sa mga sitwasyon na mayroon tayo. Kaya mga kapatid, let God control everything sa buhay ng bawat isa sa atin. Hayaan natin siya, mga kapatid, because again, He knows what is the best for us, and He knows what to do sa bawat problema ng bawat isa sa atin. At panglima, fifth point, keep on relying on God in prayer. Alam niyo po, mga kapatid, ang sabi nga, anuman ang inyong hihingin na may pagkakatiwala sa Diyos ay inyo nang tinanggap. Kaya mga kapatid, napakahalaga that every time we come to God in prayer, laging solido dapat ang ating pagtitiwala sa Kanya, paniniwala sa Kanya, pananalig sa Kanya. Mga kapatid, ay napakahalaga po. Kasi sabi ko nga, hindi po kikilos ang Diyos dahil nanalangin tayo. Kikilos ang Diyos dahil, mga kapatid, nagtitiwala tayo sa Kanya. Mga kapatid, napansin po ba natin when Jesus Christ did His ministry here on earth, lahat ng Kanyang pinagaling, lahat ng Kanyang pinagpala, mga kapatid, ay laging sinasabi ng ating Panginoon, be it unto you according to your faith. Kaya our faith matters to God, mga kapatid. Kaya nga, sinabi din ni Apostle Paul sa kanyang sulat sa Hebrew, it is impossible to please God without faith. Kaya mga kapatid, para ma-please natin ang Diyos, let's believe Him 100%, brethren in Christ, without any iota of doubt sa ating puso. Kaya mahalaga ho na every time that we come to Him in prayer, tayo ay lumalapit na may pagkakatiwala sa Kanya. And of course, brethren in Christ, 6th point, keep on asking God in prayer. Napansin ko, mga kapatid, doon sa itinuro ng ating Panginoong Kristo na prayer, sabi niya, give us this day. Bakit hindi sinabi na give us for the whole year?
na pagkain. Bakit hindi po na lang buong isang taon? Kaya naman din gawin ng Diyos. Bakit give us this day our daily bread? Brethren in Christ, bakit daily? Kasi gusto ng Diyos na tayo ay bawat araw ay lumapit sa Kanya, tayo ay manalangin sa Kanya, tayo ay humingi sa Kanya. Kaya mga kapatid, even have we recalled yung nangyari din sa mga Israelites when they were in the wilderness way to the promised land? Bakit po yung mana, mga kapatid, ay makikita po natin every morning, hindi po nagpaulan ang Diyos ng mana for the 40 years, brethren in Christ? Kasi God wants us to ask Him every day, ask Him every need that we have in life. Kaya huwag tayong mapapagod sa paglapit, paghingi sa Diyos, dahil ang lahat ng humihingi, mga kapatid, ay Kanya naman pong bibigyan. Kaya nga ang sabi ni Apostle John, kaya kayo'y wala dahil hindi kayo humihingi. Maraming mga Kristiyano nakakatuwa dahil they're expecting God to answer their prayers. Pero ang totoo naman talaga, hindi nananalangin. Eh paano tutugunan sila ng Panginoon? Eh hindi naman nananalangin. Paano sila bibigyan ng Diyos? Eh hindi naman sila humihingi. Eh hindi naman pipwede ang Diyos, sabihin natin, manghimasok without our permission. Mga kapatid, kailangan pahintulutan natin and let Him do something sa buhay natin, as what I said earlier, at tayo ay humingi sa Kanya para tayo bibigyan. It is impossible na mag-provide si Lord na hindi tayo humihingi, mga kapatid, kasi hindi ganun ang Diyos natin. Ask and it shall be given unto you. Ask and it shall be given unto you. Hindi sinabi po ni Jesus Christ, I will give you even though you will not ask. Hindi ganun, mga kapatid. We have to ask so that it will be given unto us. Kaya, again, huwag tayo manghimagod sa paghingi kay Lord, magsawa sa paghingi kay Lord, mga kapatid, at hindi, huwag tayong tumigil sa paghingi sa Diyos. Dahil every time na humihingi tayo, pagkakaluban tayo, brethren in Christ, at wala tayong hiningi na hindi ibinigay ng ating Panginoon. And of course, brethren in Christ, 7th point, keep on needing God in prayer. Mga kapatid, kailangan natin ang Diyos. Kaya nga paborito ko po yung kanta, People need the Lord. Kailangan ng tao ang Diyos. Mga kapatid, at maging tayo, kailangan natin ang Diyos. We cannot do apart from God. We can do nothing apart from God. Ang ibig ko pong tinutukoy, mga kapatid. Kaya we need God, mga kapatid. Huwag tayong masyadong mapagmalaki sa Diyos. Don't isolate yourself from God. Don't detach or disconnect yourself from the presence of God. Kasi kapag wala tayo sa Panginoon, wala tayong magagawa. That is the very word and utterance of our Lord Jesus Christ na apart from me, you can do nothing. Kaya tayo mga kapatid, we need God. Ikaw, ako, tayong lahat, we need God. Kahit tayo ang pinakamayaman sa mundo, tayo ang pinakamakapangyarihan sa mundo, tayo ang pinakabantog sa mundo, still we need God. Walang nagagawa ang kayamanan. Ang kailangan natin ang Diyos, mga kapatid. Kaya every time we come to Him, brethren in Christ, always acknowledge that we need Him, brethren in Christ. Always acknowledge that we cannot do or we can do nothing apart from Him. And 8th point, brethren in Christ, ang sabi po dito, keep on confessing before God in prayer. Dalawa lang po ang confession. We confess of what we have done. We confess of who He is. Dalawa lang po naman. Hindi naman pag sinabing confession is puro negative, pagsisisi. Yes, part of confession is pagsisisi. And lagi tayo, sabi ko nga, hindi na po na every time nagsisisi tayo, Lord, patawad, patawad, patawad.
Bakit hindi naman tayo lumapit kay Lord na, Lord, salamat sa pagpapatawad, salamat sa paglilinis sa lahat ng aking kasalanan, salamat sa pag-justify, salamat sa pagsasanctify, salamat sa lahat. So, brethren in Christ, napakahalaga ho na maunawaan natin na it's time na para magpasalamat tayo sa lahat ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Kristo, because He already forgiven our sins. Even before we were born, pinatawad na po at binayaran na po ang ating mga kasalanan. All we need to do is magpasalamat kay Lord. Mga kapatid, magpasalamat at magpasalamat sa lahat ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Kasi ang akala ng iba, kapag ka hindi na raw tayo nagsisi, ay parang hindi na tayo nagkamali. Hindi po, mga kapatid, yung sabi mo, salamat Lord sa pagpapatawad, you are acknowledging that you commit sin, brethren in Christ. Kaya alin po ang mas maganda pakinggan? Lord, patawad, hindi po ako karapat dapat sa inyong harapan dahil ako ay makasalanan. Or ito ang maririnig natin, Lord, maraming salamat because you have forgiven me. Mga kapatid, magkaibang lingwahe pero iisa ang thought. Yung magpasalamat ka sa Panginoon dahil pinatawad ka, you already acknowledging that you commit sin, brethren in Christ. Kaya wag po natin mamimisinterpret na ang mga naniniwala sa grasya ay hindi na po kailangan, hindi na daw nag-confess ng kasalanan, hindi na daw nagre-repent. Brethren in Christ, we have already repented. Nagsisi na tayo, nagbalik loob na tayo sa Diyos, tinalikuran na ang ating kasalanan. Kaya lang sa mga pagkakamali natin, dahil everyday sinasanctify tayo ng Holy Spirit, magpasalamat na lang tayo. Again, ang pagpapasalamat that you have already forgiven is a one way, brethren in Christ, of acknowledging that you commit sin. Mga kapatid, napakahalaga ho na tayo ay laging nagko-confess sa Panginoon. Pasalamatan natin and let us confess who He is, brethren in Christ. Yun po ay part ng confession. Have we recalled yung sinabi ni Paul sa Philippians? Mga kapatid, bibigyan siya ng name above all names. At pag nabigyan na ang Panginoon ng name above all names, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Kaya let us confess who He is always sa buhay ng bawat isa sa atin. And let us acknowledge of all what He had done sa buhay ng bawat isa sa atin. And last point, brethren in Christ, keep on expecting before God in prayer. Again, if we do not expect, we will not receive, brethren in Christ. Kaya nga, lagi kong sinasabi, every time that we go to church, every time that we go to sa mga prayer room natin para manalangin kay Lord, always expect. Always expect. Because ang mga expectant ay tumatanggap sa Panginoon, mga kapatid. If we do not expect something, we will receive nothing. Kaya expect and expect, receive, expect, receive, expect, receive, expect, receive. Ganun po, mga kapatid, ang dapat nating gawin. Every time that we come to God in worship, every time that we come to God in prayer, every time that we come to God in whatever, brethren in Christ, let us always expect, because those who are expectant before the Lord will receive blessings, brethren in Christ. To sum up of our today's preaching, we acronym the word assurance, A-S-S-U-R-A-N-C-E. First point, keep on adoring God in prayer. Second point, keep on seeking God in prayer. And third point, keep on supplicating before God in prayer. And fourth point, keep on unleashing God in prayer. And fifth point, keep on relying on God in prayer. And sixth point, keep on asking God in prayer. And seventh point, keep on needing God in prayer. And eighth point, keep on confessing before God in prayer. And last point, ninth point, keep on expecting before God in prayer. And these are the acronym of the word assurance,
adoring, seeking, supplicating, unleashing, relying, asking, needing, confessing, and expecting before God in prayer. Mga kapatid, and these are the assurance every time that we come to His throne of grace, to His throne of mercy in prayer, brethren in Christ. What a wonderful assurance we have in the Lord every time that we consistently, brethren in Christ, and steadfastly and constantly praying to God. And our today's promise, ang pangako ng Diyos na tayo ay Kanyang bibigyan sa lahat ng ating mga kahilingan ay atin nang natatamo dahil tayo ay nagpapatuloy sa kapananalangin sa lahat ng ating mga pangangailangan. Let me repeat and let me emphasize, brethren in Christ, ang pangako ng Diyos na tayo ay Kanyang bibigyan sa lahat ng ating mga kahilingan ay atin nang natatamo dahil tayo ay nagpapatuloy sa kapananalangin sa lahat ng ating mga pangangailangan. To God be all the glory. Let us pray. Heavenly Father, salamat sa iyong kabutihan, katapatan at kadakilaan sa aming mga buhay. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong awat habang sa bawat isa sa amin. Thank you din po, Panginoon, sa inyong protection dahil lagi po ninyo kami kino-cover up ng iyong banal na dugo at lagi po ninyo kami iniligtas sa lahat ng mga sakit at karamdaman, disgrasya at kapahamakan, kasamaan at kasakunaan at maging, Panginoon, sa mga lalang plano at gawa ng kaaway. Salamat din po sa inyong provision sa araw-araw dahil hindi po ninyo kami pinagkukulang. Truly that your grace is sufficient and more than enough for us. At salamat, Panginoon, dahil kami, Panginoon, ay pinagpala mo ang buong aspeto ng aming buhay. You blessed us spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially. At pinagpala nyo na po, Panginoon, ang bawat isa para maging pagpapala sa lahat. You blessed us for us to be a blessings to everyone. Kaya sa umagang ito, kami na naman po ay magiging blessings sa aming pamilya, sa aming iglesia, sa aming komunidad, at maging sa kumpanya na aming kinabibilangan. Thank you, God, for making us vessels and channels of blessings to everyone. The very purpose and the very reason why you blessed us for us to be a blessings. Kaya salamat din po, Panginoon, sa aming mga kapatid, kapanampalataya at mga kaibigan na nagpatuloy na naglala ng oras at panahon para makipagbulay-bulay ng iyong mga salita whenever they have prayers. I ask, Father, in the name of our Lord Jesus Christ, that everything will be granted unto them because we stand on, we hold on, and we claim your word and promise that whatever we ask in your name, Jesus, everything will be given unto us. Kaya anuman ang kanilang kahilingan while they are hearing this word of prayers, ito man, Panginoon, ay kagalingan, ito man ay kaligtasan, ito man ay kalakasan, ito man ay kalusugan, ito man ay katugunan sa lahat ng pangangailan. I ask, Father, in the name of our Lord Jesus Christ, ipagkaloob niyo po ang lahat. Wala kaming hiningi na hindi po ninyo ibinigay, Panginoon. I pray that while they are hearing these words of prayer, I ask Jesus na ngayon pa lamang tinanggap na nila, Panginoon. Thank you, God. Thank you, Jesus. Many believers will testify how good you are and how you answer their prayers, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. At salamat, Panginoon, because you give us assurance that every time we come to your throne of grace, every time that we come to your throne of mercy, Lord, we have this assurance na whatever we ask, Panginoon, ay inyo pong ibibigay sa bawat isa sa amin. What a wonderful assurance we have in you. And thank you, Lord. Thank you, Jesus. And this all we pray in Jesus' mighty, mighty name. Amen and amen. Good morning, brethren in Christ. May God bless us all.